Yung pag sinabing alas 4 yung press, kailangan alas 4 nandito ka na. Tapos, ay, next. Stay ko lang po, naligaw po talaga ako, hindi po ako late. Dito naman po, wala pa akong anak, kumbaga buntis pa lang siya, yung dinadala niya. So, mainit ulo ko dito, mainit ulo, di ba? Ayun, dinadala ko. So, sinakad mo siya, di ba? Opo, kasi ano eh, may balak siyang ipalaglag yung pinagdadala niya. So, uminit yung ulo, parang niyaya siya, umuwi na tayo sa Pilipinas, doon na lang tayo. Hindi, hindi, ganun. Yung pala, meron siyang ginagawang ano, yun. Okay lang. Vince naman, sabi mo, Tokyo kasi, first time sa Sapporo, anong experience mo doon? Yelo, siyempre. Doon sa may Tokyo po kasi di ba, hindi naman kita na mismo, pero malamig. Doon sa may Sapporo, talagang, tsaka yung Sapporo beer, mga ramen, mga expensive na ramen, na mga masasarap, ayun. Ayun po. Ilang days kayo sa Japan? Ako po, parang 20, up, mga 20 days up ako kasi sumama po ako sa kanila dahil nag-location po sila, doon na po ako dito. Studio location pa rin sila. Matagal pala kayo doon. Since you work na dalawa yung director sa kasama mo in this film, ano yung respective roles na ginagawa nila? Si Direk Frederick ba? Direk siya talaga for every scene. So si Direk Dante, ano yung ginagawa niya particularly? Bago po kasi kami mag-shoot, nagbi-meeting po lagi. Nagbi-meeting po. May time po na minsan, one cam, di ba two cam kami, minsan yung one cam, mag-shoot doon sa amin dalawa ni Denise, and then isang cam, mag-shoot din sila doon sa kabila. Para po yung ma-maximize namin yung time. Kasi nga po, nag-i-enjoy po kami, ito yung magpapakap din yung maaga. Ayun po talaga. Alright, so sa isang cam, sino director doon? Si Direk Dante? Opo, pag malapit lang po sa hotel namin, maalalay naman po si Direk Dante. Pero pag may time po na wala si Direk Dante, kami po, nahayaan po kami mag-shoot. Direk Frederick? Direk Frederick, opo. Paano mo ihanda yung sarili mo nung bang sinabi ni Direk Brillante na gagawa ka ng pelikula sa Japan? Alam mo na you will be working simultaneously sa dalawang pelikula. Paano ko pinigilan? Yung isa po kasi yung ginawa mo yung Japino, mas na medyo sa kung titigan mo dito sa hindi parang para sa akin nakulaman ako hindi ko mag-focus sa Japino. Basta mo lang ako, nalito po ako. Kasi si Direk Brillante pa may time na nag-shoot kami ng Costco na gusto niyang siguro nanganak yung script sa utak niya na baka pwede kunin natin to. Saan ito, Direk? Sa Japino to, ito sa Costco. Yung time na gano'n. Pero, okay lang kasi, alam ko naman na napanindigan ko yun doon eh. Kasi nakaalalay naman sa akin si Direk Brillante. About sa mga continuity, lalo na sa mga wardrobe din. Ayan, nakatuloy po sila sa akin. Ayun po, ayun ang pag-prepare ko. And then, more on fun kasi hindi mo mararamdaman na nagkatrabaho doon sa Japan. Ayun po. Hindi ka ba nakulangan sa mga ginawa mong Rose? Parang sa isa, nabigay mo lahat sa kapatay mo. Ayun po. Dahil po sa, siguro, dahil din sa yung itsura ko, doon, bumasin na lang siguro ko dun sa ano acting. Ina-acting ko na lang po dito sa Japino. Ayun po. You said you work in a country na ang lamig-lamig. Paano nyo tinawid yung mga maiinit yung eksena sa mga love scenes na doon? So mainit. Si Direk Dante kasi hindi naman siya nagbababad actually dun sa mga love scene eh. Lalo na kung hindi naman kailangan. Pero pag kailangan, binibigay din naman namin ito eh. And saan ba? Yung mga love scene namin ito. Simple. Parang saan simple lang. Same pa rin naman. More on talagang ano, more on sa kwento. Doon, ayun po yung nag-focus. Ano namang natutunan niya about Japanese culture habang nag-shoot kayo doon, na iba sa atin. Yung on time. Kasi, yung pag sinabing alas 4 yung press, kailangan alas 4 nandito ka na. Tapos, ayun na, next.
Stay ko lang po, naligaw po talaga ako, hindi po ako ni. Naligaw po ako. Naku, Vince ha. Isok ka. Charot.